kapag pinag-uusapan ang yaman ng isang bansa, pera at ekonomiya ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao. Kung titignan ang kalagayan ng Pilipinas batay sa GDP at iba pang datos pang ekonomiya, maaring hindi tayo kasing yaman ng ibang bansa. Pero kung likas na yaman ang pagbabatayan, napakayaman ng Pilipinas, lalo na ang ating mga karagatan. Ito ang Coral Triangle, ang sentro ng marine biodiversity sa buong mundo. Ang Pilipinas ay bahagi ng Coral Triangle. At sa lahat ng mga bansang kabilang dito, ang Pilipinas ang may pinakamataas na marine biodiversity per unit area. Dito sa ating bansa, matatagpuan ang tinaguriang sentro ng Sentro ng Global Shorefish Biodiversity, ang Verde Island Passage. Ibig sabihin nito, dito pinakamarami at pinakamayaman sa uri ng mga isdang nabubuhay sa dalampasigan o baybayin. Ang Verde Island Passage o VIP ang tawag namin ay isa sa pinakamaproduktong ecosystem sa buong mundo. At matatagpuan ito rito ang iba't ibang uri ng marine life. Kabilang na ang mga food fish o isdang kinakain ng mga Pilipino. Bukod sa mga isda, marami pang ibang mahalagang yamang dagat na matatagpuan sa Verde Island Passage. So yung mga corals, yan yung meron tayo dyan, maraming klase. So importante rin ito sa food web, sa food chain ng lugar. And then iba't ibang klase ng sea turtles din, no? Yung pawikan. Dahil sa masaganang yamang dagat sa Verde Island Passage, ito ay itinuturing din na mahalagang lugar para sa mga pagsasaliksik at pag-aaral. Interesting kasi yung dynamics ng VIP kasi it's a very narrow passage, no? And depende kung anong season, yung hangin doon ay parang nafa-funnel. So nagkakaroon ng wind jets doon sa VIP. So yung upwelling is very important for biological productivity ng VIP. Nagiging source kasi siya ng nutrients. Siguro that's one of the reasons why yung mga reefs sa Anilaw appear to be very resilient kasi merong natural productivity yung VIP, which is adjacent to the reefs in Anilaw. So naturally talagang the area is very productive. Ang Verde Island Passage ay isang marine corridor na may lawak na 4,700 at 47 kilometro kwadrado. Matatagpuan ito sa pagitan ng mga probinsya ng Batangas, Marinduque, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Romblon. Bukod sa kahalagahan ito dahil sa marine biodiversity, mahalagang katubigan rin ito para sa mga naninirahan sa paligid nito. Ang VIP ay isang marine environment na nagbibigay ng mga importante serbisyo ecosystem tulad ng supply ng seafood, pagkakakitaan ng mga tao, ecotourism, recreation, at sports. Yung Verde Island Passage, daanan kasi siya ng mga isda. Kaya napakahalaga siya kasi iba't ibang mga isda ang dumadaan dyan. Pag ang pinag-uusapan ay ang lalawigan ng Batangas sa pamamagitan nitong ating Verde Island Passage, ating sinasabi na talagang ito ay napakalaking biyaya galing sa Panginoon. Ang Verde Island Passage para sa lalawigan ng Oriental Mindoro ay napakahalaga sapagkat ito ang nagsisilbing sink and source ng mga similya ng isda dito sa ating area. Ganon din naman, yung Verde Island Passage ay nagsisilbi din na pangisdaan ng ating mga marginalized fisherfolk.
napakahalaga ng Verde Island Passage. Nagdudugtong ito sa Tablas Strait hanggang Romblon pass going on to Sibuyan Sea, no? Sagana rin ito sa yamang dagat na pangunahing ikinabubuhay ng ating mga kababayan. Ang Verde Island Passage ay hindi lamang kanlungan ng mga pamilya at individual na naninirahan malapit dito, kundi pangunahing pinagkukunan rin ng kanilang kabuhayan. Dahil sagana sa isda ang Verde Island Passage, maraming mga mamamayan ang umaasa sa pangingisda sa mga katubigan nito. Noong taong 2020, ang produksyon ng Verde Island Passage ay umabot ng tinatayang 2,000 metric tons ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority. At ito ring Verde Island Passage ay itinuturing na mahalagang lugar pangisdaan ng tinatayang 65,000 na mangingisdang Pilipino mula Batangas, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marindoke at Romblon. Base na rin sa fish registration ng Department of Agriculture Bureau, Fisheries and Aquatic Resources. Kabilang sina Roden Madrigal at Ronilo Rolioque sa mga nangingisda sa mga katubigan ng Verde Island Passage. Napakahalaga nito, ma'am, dahil unang-una dito po kami talaga kumukuha ng pangangailangan namin pang araw-araw at saka pang subi na rin pag nakakarami ng nahuhuli. Malaki pong kalagahan ng Verde Island Passage sapagkat yun po yung number one pinagkukunan namin ng mga supply na pagkain sapagkat doon po nagmumula yung mga paitlugan at doon rin po na nabubuhay yung sari-saring mga hayop. Napakalaki pong halaga ng Verde Island Passage sa amin. Kahit mayaman sa likas na yamang dagat ang mga katubigan ng Verde Island Passage, may mga ibang hamon pa rin kinakaharap ang ating mga kababayang mangingisda. Unang-una po, pagka yung malakas yung dagat, talagang napakahirap pong pumalaot. Sunod naman po, yung mga dumadayo na taga-ibang lugar na nagiging kaagaw pa po namin sa aming pangkabuhayan. Ay, number one, siyempre yung lakas ng alon, mga kalamidad. Pangalawa ay yung pinansyal, sabagkat hindi naman regular po yung kita. Malinaw sa mga mangingisda ang kahalagahan ng Verde Island Passage. Kaya naman, nakikibahagi rin sila sa pangangalaga dito. Katunayan, parehong miyembro ng Bantay Dagat, sina Roden at Ronilo. Nakita ko rin po yung pagkaubos ng ating mga yaman dagat. Kaya ako po sumama doon sa samahan ng mga maritime mangingisda para makatulong. At ako po'y Bantay Dagat sa ngayon. Para po maprotektahan din yung ating karagatan. Ano po, para hindi lamang ako yung makinabang, kundi maging yung aking anak o maging hanggang sa aking kaapu-apuhan, makinabang pa dito sa ating karagatan. Maraming nangingisda sa Verde Island Passage dahil sa mayamang katubigan nito. Pero hindi lamang pangisdaan ang industriyang nakasalalay dito. Dahil sa angking ganda ng Verde Island Passage, mahalagang industriya rin ito ang turismo. Ang aming nagiging turismo ay mga weekenders. Hindi pa dyan nalalayo. Siyempre, may Batangas Port kami. Gateway yan. So yung iba, paggagaling sa Mindoro or papunta sa Maynila, tumitigil pa sa Batangas. So ang impact, malaki talaga sa tourism in terms of employment sa mga Batangueños, both in the agricultural and the service industry. Kilalang diving spot ang Batangas. At dahil malapit ito sa Maynila, maraming dumadayo rito para mag-dive. Isa si Pen De Los Santos sa mga diving instructor sa Batangas. Pero hindi lamang diving ang itinuturo niya sa mga sumasama sa kanyang mga dives. 17 years na akong
the diving dito sa Mabini, mas kilala sa Anilao. Tapos 12 years akong nagtuturo ng scuba diving. Mostly dito din sa Mabini at saka sa Batangas City. Nagtuturo ako ng scuba diving doon sa mga gustong matuto ng scuba diving. Bukod doon sa pagtuturo ng scuba diving, kasama doon sa advocacy namin, inuturo din namin yung mga ngalaga sa environment. Especially yung underwater. Dahil sa madalas na pagsisid ni Pen, nakikita rin niya ang mga problema sa ilalim ng dagat. Yung mga nakikita nating threats, number one yung pollution. Yung pollution talaga. Tapos susunod na dyan siguro yung overfishing. Dahil sa pagmamahal ni Pen sa karagatan, umusbong rin ang kagustuhan niyang mapangalagaan ito. Siguro passion simula nung matuto akong mag-scuba diving. Yung ganda nung nakikita ko sa ilalim, yung ganda ng coral reefs natin. Yun yung parang nag-touch sa puso ko na kailangan pangalagaan to. Hindi para sa akin, kundi dun sa mga susunod na generations. Isa rin sa mga sikat na tourist destination sa bansa, ang Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Napakahalaga din ng VIP para sa amin sapagkat sa paligid nito, merong 252 na mga business establishments at recreational facilities na nakikinabang. The importance is so huge. That's why kailangan itong maprotektahan. Kaya naman aktibong nakikibahagi ang mga business owners sa patuloy na pangangalaga sa mga yamang dagat sa Puerto Galera. The conservation groups along with the business sector of White Beach are working with the government to develop yung mga practices natin to be able to sustain the Verde Island Passage. With the coastal siguro, with the local CRMB, they're implementing yung seasonal fishing. And then nagsusort out sila at nag-assign sila ng mga marine protected areas so that yung fishing population natin will be able to thrive and sustain. Bukod sa pagiging mahalagang katubigan para sa pangisdaan at turismo, pangunahing nautical highway rin ang Verde Island Passage. Kaya importante ito sa mga bangkerong naglalayag dito. Malaki ang kasi diyan kami dumadaan. O yan ang dinadaan ng route at wala naman kami ibang choice na kaya diyan ang talaga ang route namin. Vice versa. At saka, ngayon ko lang kasi na masyadong yung kahalaga ng Verde Island Passage. Ang marine corridor ng Verde Island Passage ay isang mahalagang katubigan para sa maraming Pilipino. Pero sa pagdipas ng panahon, habang patuloy tayong nakikinabang mula sa yaman ng VIP, patuloy ring nahaharap ang Verde Island Passage sa iba't ibang banta. Yung mga banta sa dagat, pwede natin mahiwalayan dun sa tinatawag na yung dahil sa tao, sa mga tao, tsaka yung natural na nangyayari. No? Yung natural na nangyayari, tulad ng mga bagyo, yung pag-init ng tubig. Kasi sabihin na natin, natural na nangyayari, no? Wala naman nagko-cost ng typhoon, although sabi nila malaking issue ngayon yung climate change, di ba? Development na rin siguro ng mga tao dahil nga dumadaming bahay, may mga establishmento, may mga pollution na nangyayari. Apart from that, syempre yung VIP kasi maritime highway yan, no? Maraming barko dumadaan. So minsan nagkakaroon ng aksidente, meron kang oil spill. Well, very alarming, no? Kasi nakita natin kung ano yung status ng ating mga coral reefs. You were able to conduct a site inspection actually. Ang nangyari, marami na talagang nalagas na mga corals, no? So pagka nalagas ang corals, dahil balance yan, wala ring isda. Pag walang isda, walang corals. Napakalaki ng magiging epekto sa Verde Island Passage at sa mga likas na yaman nito kung magpapatuloy ang mga bantang ito. Malaki naging epekto kasi nasira yung corals. Alam naman natin na pag maganda ang corals,
maraming dito mga reef fish na namumuhay na kung saan yun, ito yung talagang ano pangunahing pinaghuhulihan ng mga maliliit na mangingisda na yung malaking pinagkakakitaan ng mga small fisheries namin. Yung poachers naman, illegal fishers, iba ang gamit yan na lambat o pangisda. No? Malalaking lambat ang ginagamit yan, malalakas yung ilaw, na yung malakas na ilaw ay nakakaapekto sa microorganism, nakakaapekto sa corals, at nakakaapekto doon sa mga baby fish natin. Batid naman ng national agencies at ng mga local government units ang mga banta sa Verde Island Passage. At may mahakbang rin silang ginagawa para matugunan ang mga ito. Ito ay gagawa namin ng mga policy and guidelines on how to deal with it. We coordinate dun sa mga local enforcers, yung mga and also the national agency like yung Department of Agriculture para tulungan kami. Iba kasi ang treatment, ang approach siguro sa management ng coastal areas natin. Pag ni-manage mo yan kasi, sea-based at land-based. Kasi yung land-based activities na nakaka-apekto din dyan. Ang sa kanya kasi, kailangan i-work out natin na magkameron tayo ng isang magandang waste reception facilities. Pangalawa, the governor wants to strengthen the laboratory. Yung laboratory, environmental laboratory. Maraming parameters pa na kailangan naming malaman tungkol sa quality ng tubig. Yun yung isang pinakamalaking programa na kinakaharap ng provincial government, yung ating establishment and maintenance ng mga marine protected areas or fish sanctuaries sa Oriental Mindoro. Bawat munisipyo ay makapag-establish kami ng coral rehabilitation project. Patuloy pa rin kami na nag-dedeklara at nag-capacitate ng mga managers at mga implementor ng marine protected area system. Way back December 2016, so mahigit apat na taon, nagkaroon ng kasunduan sa pamamagitan ng memorandum of agreement yung tatlong bayan at ang probinsya ng Romblon sa pagbubuo ng isang network. Tinawag itong Maghali Marine Protected Area and Law Enforcement Network. Maghali sa aming lokal na lingwahe ay magkakamag-anak, magkakapatid. Bilang pagkilala sa kahalagahan ng Verde Island Passage, hindi lamang sa bawat isang probinsya, kundi sa lahat ng nakakasakop dito, nakita na kinakailangan ang pagbabayanihan para sa mas malawak at mas epektibong pangangalaga sa mahalagang katubigang ito. Bilang tugon, nagkaisa ang mga mahahalagang ahensya at mga lokal na pamahalaan para itatag ang Verde Island Passage Marine Protected Area Network and Law Enforcement Network. Yun ay complementary sa ginagawang protection effort ng DNR. No? So kailangan namin, dahil ito ay, sabi nga, ay everybody's concern, no? Hindi lang kami ang dapat na kumilos, kundi lahat. Dahil dyan sa EMPAN network na yan, no? Ng pinagsama-samang kakayanan ng mga tao para labanan yung paninira ng ating kaligasan na yan, yamang dagat na yan. So napakalaking tulong, di ba? Kasi noong hindi pa guided, hindi pa capacitated ang bawat munisipyo, kasi ini-involve no. Ay hindi alam ang gagawin on how to protect their area, their individual area of concern.
So ngayon, nag-usap-usap yung limang probinsya, nagkaroon din ng memorandum of agreement yung limang probinsya, mga apat na taon na rin ang nakalilipas, para maging uniform, para maging pareho. Bilang bahagi ng Verde Island Passage Marine Protected Area Network, malaki ang papel na ginagampanan ng mga local government units para sa pangalaga rito. We are very much part of the protection, promotion of this tremendous blessing that we have. It's the only one in the world. So the responsibility is not only with Batangas, not only with the Philippines. Siyempre, yung mga policies nga, yung paggagawa ng mga policies, strengthen yung protection saka conservation dun sa area. Tapos yung responsibility namin na ma-inform yung iba pang mga constituents namin para lang sa gayon, alam nila na itong lugar na to ay protected area siya, ano yung mga hindi ina-allow dun sa area. The Office of the Governor allocates funds for programs, projects, and activities related to the protection of marine lives. Well, ang responsibilidad po namin ay bumuo ng financing plan kung saan ang mga stakeholders, LGUs, at yung nasa pribadong negosyo ay maaring makabahagi sa ng kanilang resources at kaugnay sa pagbuo ng mga programa, plano at aktibidad. Mahalaga din, at ito'y very clear para sa amin sa pamahalaang panlalawigan, yung sustained support system ng provincial government to the local government units. The provincial government must also be an active partner, collaborator, and of course, supporter ng other institutions, agencies, sa pagpupurso ng facilitation ng mga activities ng network. Bukod sa mga provincial governments, marami ring iba't ibang ahensya at organisasyong kasama rito na may mahalagang papel na ginagampanan. At sa parte ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, makakatulong ang patuloy nating pagpapatupad ng conservation programs at pinaigting na kumpanya laban sa illegal, unreported, unregulated fishing, kung saan nagsasagawa tayo ng mga law enforcement patrols. And ang isang mahalagang hakbang din dito ay ang pagpapahusay ng paraan ng pangangasiwa ng ating mga katubigan at mga likas na yaman dito. Ang PNP Maritime Group ay isa sa mga National Operational Support Unit ng ating Philippine National Police. Kami ang mayroong mandato na magpatupad ng lahat ng police function sa ating coastal areas, sa ating municipal waters, and beyond. Kaya nga dito, kami ang tagapagpatupad ng mga ating batas para sa ating marine coastal conservation, fishery law enforcement in general. Unang-una, patuloy yung ginagawa naming seaborne patrol operations, hindi lang sa area mismo ng Verde Island Passage, kundi sa buong bansa na. Kasi kapag po natutunay ang ating mga mamamayan na talagang sumunod sa ating batas, pagdating po sa fishery law enforcement po natin, sa ating fishery laws, talaga pong bababa yung insidente ng illegal fishing. At makikinabang po hindi lang yung Verde Island Passage, kundi yung buong bansa po. Kasama kami ng DENR as a co-chair ng secretariat. And then as secretariat, kami nagko-coordinate ng mga meetings, mga bagay-bagay para ma-update yung mga gawain. Ano? Kasama rin kami dun sa management board, actually. Of course, kailangan consultation. Ano? Ipaalam sa tao ano yung mga rekomendasyon at ano yung mga gagawin. Pero hindi lamang sa magkakatuwang na provincial local government units at national government agencies na kasalalay ang pangangalaga sa VIP Marine Protected Area Network. Mahalaga rin ang pakikiisa ng mga mamamayan sa pagprotekta sa Verde Island Passage. Nung una po, talagang mahirap din sa mga mangingisda dahil yun po yung napakagandang bahura. Doon maraming laman na isda, doon maraming nahuhuli. At idineclare nga po ng aming municipal na siya ay maging protected area. Nung una po, maraming tao ang nagagalit dahil inalsan na ng pangkabuhayan, inalsan na ng pagkakakitaan. Pero ngayon naman po, lumipas ang maraming taon,
nakita po namin na maganda po yung naging epekto. Kasi po talagang naaalagaan yung bahura, nakakalaki yung isda. At kami rin naman po yung mag-aani noon, kami rin naman po yung makikinabang sa bandang huli. Yung matulungan po yung ating mga isda. Napakarami pong mga illegal dito. Naging emosyonal po ako. Pero sa tulong po ng mga tao, ay nanumbalik po yung dami. Sapagkat hindi po alam nila yung ibang mga gawain dati. Pero nakita po at namulat nila, kasi wala naman po iba kaming mapagkakitaan. Kaya sila rin po ay tumulong na sa pangalaga. Meron kaming inaalagaan dito na coral garden project namin na ginagawa na namin sa nakaraan na 4 years. Ang participation namin bilang scuba divers, nagtatanggal kami ng mga tinatawag na ghost nets para muling makahinga yung mga corals, maalis yung nets na naiiwanan ng mga mangingisda na sabihin natin na irresponsible. Hindi nila iniisip yung kapakanan ng mas nakakarami na ang gusto lang nila mangyari, yung mahuhuli nila. Ilang taon pa lamang mula nang maitatag ang Verde Island Passage Marine Protected Area Network. Marami pang mga hakbang ang kailangang gawin at mga polisiyang dapat ipatupad. Well, napaka-importante po na mapanumbalik ang kalusugan ng marine resources at ecosystem sa Verde Island Passage. Kung kaya ngayon VIP para sa akin is a treasure that both the national government and the local government should continuously work together for its development, conservation, and at the same time, mapanatili natin na yung ipinagmamalaking center ay talagang center at hindi nauubos, hindi nasisira because of human intervention. Isa sa mga isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources ay ang maisabatas ang pagdedeklara ng Verde Island Passage bilang isang marine protected area. Unang-una, magkakaroon ng budget yan. Kasi pag kami lumabas na batas, para yan ay maprotektuhan, may kasamang budget, no, para dyan. At yan ay idadownload ng, sa DENR, idadownload naman namin dun sa mga local implementors. Kami, ang DENR, ay yung management kasi it lies upon our shoulder kasi talaga yan eh, no? So ang gagawin lang namin, we will ensure na yung kanilang mandato ay naisasagawa nila. Doon nga sa focus namin na pangangalaga ng kalikasan. Iba-iba man ang pinanggalingan, malinaw na iisa lamang ang hangarin ng lahat para sa Verde Island Passage. Lahat pangarap ng bawat isa, yung sinabi ko kanina, na mapanatili natin, madala natin dun sa next generation. Maabutan pa yung kanyang ecological services, mapakinabangan pa ng Pilipinas. Ang pangarap po ng PNP Maritime Group ay isang araw, wala na po kaming hinuhuli sapagkat wala na pong nag-iiligal na fishing po or collection of corals o anuman pong destructive fishing method, hindi lamang po sa Verde Island Passage, kundi sa buong kapuluan na po ng ating bansa. Kasi kailangan talaga natin na pag napangalagaan mo ang Verde Island Passage, mapapangalagaan mo rin yung mga kailangan natin na isda, lalo na sa pagkain. So sama-sama kami nangangarap, no, para sa VIP. At ang pangarap na yun ay talagang maging fully sustainable, self-sustaining yung network. Talaga pong napaka-importante rin na i-preserve po natin itong environment at kalikasan sa VIP dahil po affected din po yung ating mga ibang mga lalawigan na malapit sa amin. Gusto po namin makilala din po talaga ang Pilipinas dahil po sa Verde Island Passage. Kailangan po natin protektahan itong Verde Island Passage dahil dito po napakalaki ng source ng isda na pangunahing pangangailangan natin. Ano po, kung ito po'y mapapabayaan, siguro po darating ang panahon na
kahit sardinas, baka wala na po tayong makain. So, ang pangarap ko po sa BIB ay utay-utay na manumbalik, hindi man maibalik yung dating yaman, tuloy-tuloy po yung pag-unlad sa tulong po ng mga mangisda. Pangarap natin na may sustainability yung pagkain ng mga mamamayan natin, lalo-lalo yung mga kapatid nating malilit na mangisda. There's only one dream that I have in mind now. It's very simple. It's sustainability. That the government, along with its people, man and nature coexisted to maintain the balance of the two. The VIPs is a nature's gift. Gift not just for the past generations, not just for the present generation, but nature's gift to humanity. Kung kaya nga para sa akin, kahit pa sinong umupo sa national government or sa local governments, isa lang yung dapat nating tinitingnan. That VIP, for all the years and centuries to come, must be conserved and preserved for the betterment and benefit of the future generation. Kaya hinihikayat ko ang mga kababayan ko dito sa Romblon na pangalagaan natin ang ating marine na biodiversity. Dahil ang ating yamang dagat ay yaman nating lahat. Sana mas masuportahan pa ng gobyerno kung mapapayagan, mas masuportahan, mabigyan ng tamang atensyon, tamang budget para sa pangangalaga ng Verde Island Passage. Pag meron ka rin ba sa Verde Island Passage, alam mo ang totoong kondisyon dyan and you accept it. Then talagang mapapangalagaan mo. You'll be able to exercise and devote resources in a just manner and the proper manner, giving everybody's due. Yung mga nasa livelihood, yung mga nasa environment, yung mga all sectors. And with that, there will be harmony, there will be peace. Pag meron ng ganon, magagawa rin natin yon. It will be sustainable and it will be inclusive. Pag merong unity, one, kaya lagi sinasabi, bayanihan, we win as one. Kasi kailangan mo yung unity. Mahalaga ang pagpapaunlad ng ating mga pamayanan at ng ating kabuhayan. Pero mas mahalagang pangalagaan ang ating mga likas na yaman, lalo na sa ating mga karagatan. Ang pangangalaga sa Verde Island Passage ay hindi nakasalalay sa iisang ahensya, grupo o lokal na pamahalaan. Maisasakatuparan lamang ito sa pamamagitan ng ating sama-samang pagbabayanihan.